Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo. Ang tuldok ay may sanaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan kahit sino ka man. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! Magandang umaga, lungsod ng Quezon! Ngayon po ay araw po ng Huwebes, ika-dalawang po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Muli pong sumasa inyo ang programang Tropa. Siyempre pa, ako pa rin po ang inyong katropang si Amihan Sabillo po mga kasama hanggang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Huwebes. Tayo po ay live na live na inyo pong mapapanood sa atin pong live streaming sa dwdd.com.ph and sa atin pong talapitan sa 1134 kHz. Sa atin naman pong Facebook Live, mapapanood nyo po kami sa dwdd or sa Katropa CRS-Virtual RTV. Hi, hello muna sa ating katropa na nanood ngayon kay Katropang Louis Claudio at Katropang Jan Sablon dyan sa may Pier 13. Sakay po sila ng LD601 BRP o Barko Republika ng Pilipinas Tarlac. Kasama po siya, silang dalawa doon sa 440 na Philippine contingent po na papasyal dyan po sa bansang Russia at dadaan sa South Korea. Good luck sa ating mga katropang sina Louis Claudio at nandyan na din, ayan, base po dito sa text sa atin. Unahin ko lamang po mga katropa kasi po sila daw po ay nakikinig, nanonood ngayon sa atin po. So unahin na natin, sige, pagbigyan natin. Kay Katropang Jaime Roquero Laude, ayan, ang kanyang visa ay hanggang 2018. At aba, pangalawa ako dun sa listahan. mamaya na tayo dyan. Pangalawa ay si Jaime Laude ay Philippine Star. Si Sangle, ano apelyado mo kuya Sangle? Islarba, ayan, ng ABS-CBN. Kasama niya si Kuya George Carino. At si Ate Elena Abin, ayan ang POCAP. Ayan, thank you so much po sa inyo. And 10 o'clock daw ngayon, kasabay, ay meron silang wardroom Pier 13 September ngayon araw na to. Magkakaroon sila ng introduce daw po sila sa commander ng Naval Task Force at staff officer po ng LD601. Ito nga po yung BRP Tarlac. Ayan. Good luck sa inyong paglalakbay, mga katropa. And hi daw muna. Siyempre, unahin natin to. Malaking tulong ito kay kinakatropang John at kay katropang Louis.
At talagang nagpuyat ito. Alas 4 na ng madaling araw, I think, nakauwi sa kanilang bahay dahil talagang almost 48 hours na hindi po siya natulog. Kay Katropang, bakit ba? Kay Katropang Jeffrey, ayan, kay Katropang Jeff Malimban. Ayan, sir, good morning sa iyo and thank you so much. Nanunood daw siya sa live streaming. Ayan, thank you so much sa iyo. At sa lahat po ng manunood sa atin, unahin natin sa bahagi po ng Hong Kong. Ayan, kinakatropang Shell Nunez. Katropa na namin kayo kasi talagang hindi kayo nagsasawa na nanunood at nakikinig sa atin. Kinakatropang Wo Ay Wo, kay Katropang Marisa Dudan, at syempre pa sa aking kababata, kay Katropang Tan Sansoles na nandyan sa Causeway Bay sa bahagi po ng Hong Kong. Ang tulog ay may sanaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo. Alam naman po natin mga katropa ay ang usapin pa rin ngayon sa atin po ay yung patuloy po na pag-antabay natin kung ilan pa yung mga bodies na mariretrieve. As of 6 a.m. po kanina ay nasa 47 yung hinahanap o yung natitirang nawawala dyan po sa bahagi po ng Itogon Binget. Ito pa rin po ay may kinalaman pa rin doon po sa pananalasa ng bagyong umpong na dumaan po sa atin doon pong nakalipas na Sabado at Friday. Ayan. At sa hindi inaasang pagkakataon nga po, ilumambot yung lupa, bumigay at nagkaroon ng malaking landslide sa bahagi po ng Itogon sa lalawigan ng Binget. Pero bago yun mga katropa, bibigyan po muna natin ng background kasi pansinin ninyo, sobrang natuto na yung ating mga kababayan. Alam naman natin yung dinaanan talaga ng bagyo o kung saan talaga, I mean, tumama yung mata ng bagyo ay sa bahagi po ng Cagayan. Pero napakapalad po no, dahil sa ginawa ng ating mga otoridad, dapat i-ano natin sa kanila, i-attribute natin. Ang ginawa po ng pinagsama na po yan ng local and national government and yung iba pong mga private organization kung bakit po naging maayos yung kabuuan po dyan sa bahagi ng Cagayan. Alam naman natin kung inyo pong makikita sa mga television, inyo pong makita sa social media, yung mga nakapost po dyan, eh talaga pong devastated yung area. Mismo nga pong yung poste ng kuryente, yun po ay konkreto yun. Talaga pong nabuwal. Ilang mga bahay yung nawasak, ilang mga bahay yung nawala talaga, kahit na konkreto yung ilang mga kabahayan. Pero again, zero casualty. Diba? Ika nga, madali na yung bumangon eh. Tayong mga Pilipino, ano man yung pagdaanan natin, kaya nating malampasan yan. Ika nga, tayo yung may pinakapositibong pananaw. At kahit na nasa ongoing na kalamidad o may pinagdadaanan, tayo yung nakangiti pa rin. Hindi natatanggal yung ngiti sa ating mga labi. So yun tayo eh. And alam natin, sabi nga nung mga residente ng Cagayan, bahay lang yan, mapapalitan din, although matatagalan, syempre kasi kailangan magsumikap, pananim yan, although masakit sa dibdib, masakit sa mawala ng hanap buhay, pero again, okay na yun ang mawala kasi pwede pang hanapin, hindi yung buhay ng tao yung nawala. Alamin natin sa ating katropang si Lord Jel, tama ba? LJ. Ah, LJ, ayan. Lord G. Lynn, ayan. Kay LJ, alamin natin, bukod dito sa bagyong ompong, ayan. Ano ba yung mga dumaan na bagyo sa atin pong bansa na masasabi nating napakadelikado, yung nakakatakot na bagyo, pero yun naman po yung naging reason kung bakit po tayo ngayon ay lagi tayong handa. Ika nga pansinin ninyo ha, yung Pilipinas, nasa 22 to 24, 26 bagyo every year ang dumadaan sa atin. Pero nakatayo pa rin po tayo. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi natin sila narinig na dinadaanan ng malalakas na bagyo. Kung meron man napakadalang, once a year, twice a year. Pero unlike, ikumpara mo sa atin na talagang isa tayo doon ha, kung maituturing yan, aminin natin doon sa medyo mahirap na bansa kumpara sa kanila. Pero napakagaling natin paghawak ng mga disaster. Aminin natin sa hindi mga katropa, alam po ba ninyo, ang disaster po ng Pilipinas o ito pong NDRRMC, itong OCD, alam po ba ninyo mga katropa na tayo po ay ini-invite
sa iba pong mga bansa, ng mga mayayaman, malalakas na bansa, para po mag-talk sa kanila at ginagaya nila yung preparedness natin na ginagawa tuwing may kalamidad. Kasi sa kanila, hindi nangyayari. Once na mangyari, di ba, buong mundo ay tumutulong. For example, nagkaroon ng malawakang lindol sa bahagi ng Haiti, di ba? And lahat tayo tumulong. Sa atin, nagkaroon naman ng ganun po sa Bohol. Pero, alam mo yun, na kaya nating bumangon. Siyempre, hindi natin natanggihan lahat ng tulong mula sa international. Pero still tayo, alam natin yung mga gagawin natin bilang isang individual. Kaya nga meron tayong laging ginagawa, di ba? Yung drill, kung tawagin. Kasi every year or quarterly, ginagawa po yan ng NDRMC para maging handa ang bawat isa sa atin. Meron ngayon sa school, di ba? Ginagawa, elementary pa lang, grade 1, pinapakover ng libro, ano yung dapat nilang gawin. So, yun yung ano natin, mga katropa. Tingnan natin yung good side. Huwag tayong maiwan doon sa negative side. Pero anyway, alamin natin, ano ba yung mga dumaan sa atin na talagang nagkaroon tayo ng malaking aral na ayaw na nating maulit pang muli. Katulad po na aking binanggit, kasama natin ngayon ang ating junior katropang si LJ. Siya po yung magbibigay or magbabackgrounder sa atin kung ano yung mga nakalipas. Ayan, kay katropang LJ, go ahead. Nauuna na dito yung Typhoon Uring na nanalanta noong Nobyembre 50 ng taon ng 1991. Uwi itong ragasain ni Uring ang or Moklete, kung saan mahigit 5,000 ang nasawi. Pangalawa naman dito ang Typhoon Pablo. Kung saan Junior Katropang LJ, siguro bago natin pagpapatuloy, no, nasa linya ng ating komunikasyon itong Chief Public Affairs Officer ng 7th Infantry Division, mula po ito sa bahagi ng Fort Ramon Magsaysay dyan sa Nueva Ecija. Malaking bagay kasi yung ginawa ng mga rebelde o ilang rebelde dyan po sa bahagi ng Abra, kung saan sumuko sa tawag natin doon, balik-loob. Ayan, balik-loob at sa ating pamahalaan na may mga dalang mga firearms. Alamin natin yung kabuong detalye niya na sa linya ng ating komunikasyon itong si Lieutenant Colonel Eugenio Osia. Sir, good morning po. Live po tayo sa programang Tropa. Sir, makikingi po kami ng details. May kilalaman po dito sa pangyayari po na itong Communist Terrorist Group sa Abra po ay nag-surrender po sa bahagi po ng 24th Infantry Battalion. Pahingi po ng details about dito, sir. May dala po yata silang M14 rifle. Yes. Dito sa 24th IP na pinapunuhan ng yung tanan-tanan na sa cherry pony pag niya. Actually, itong baril na kanyang sinurender ng M14 ay isa ito sa isa lang ito sa firearms na kanyang naipon, ano? At meron pa tayong ibang unit doon sa pangangin ng Abra. siya yung kusang sumuko, no? At nagbalik loob doon sa 24th ID dahil doon sa mga paghihirapan na kanyang dinaranas sa loob ng kilusan. Sir, tama po ba? Siya ay dati pong miyembro ng milisyang bayan dyan po sa bahagi po ng barangay Nagulian sa Lapadan. Sir, bukod po sa kanya, mayroon po bang pinaabot na mayroon pang susunod? Kasi alam natin, no, so far, sunod-sunod yung mga talagang sumuko o nagbalik loob sa atin pong pamahalaan. Bukod po ba sa kanya, may nabanggit pa po siya, sir, na mayroon pang again susunod sa kanya? Na talaga po yes, mayroon pa tayong dalawang hinihintay, ano? Marami pa yan, no? Dahil nga doon sa nakita natin na very effective yung enhanced clip natin. Yung bago ngayon na naibibigay natin doon sa mga dating sumuko, at nakita nila na
ito'y nakakatulong talaga sa kanila. At sa ngayon, no, yung pamunuan ng ating gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan ng ABRA, pati na rin yung mga ibang mga ahensya ng gobyerno natin, eh, nakita nila ay gumagana na. Yung dati pa nilang nire-reklamo at dati pa nilang hinaig ay natutugunan na ngayon ng ating gobyerno. Kaya wala na rin. Ang tingin namin nung kinausap namin siya dito sa 24th IB, no, na doon sa Lagangilang, na Lagangilang Abra, ay nakita natin na pati sila naniniwala wala naman ang dapat ipaglaban sa against sa gobyerno sa naggagamit ng armas, ano? So marami pa tayong inaamin natin, marami pa tayong dapat ayusin. Pero hindi na kinakailangan yung rason na humawak ng armas o gumawa ng karahasan sa bayan natin para lang doon sa kanilang inihinaing. So ngayon na nakikita natin na very much improving na yung sitwasyon dito sa area ng 7th Infantry Organization. Sir, so far, mula po noong January ngayong taon, ilan na po yung sumuko o nagbalik loob sa ating pamahalaan at kumusta yung kanilang mga kalagayan sa ngayon, sir? Para na rin po siguro doon sa kabatiran ng iba pang nasa kabundukan pa rin ngayon, no? Para makita nila, malaman nila kung ano na yung nangyari sa kanilang mga dating kasamahan na ngayon po ay nabubuhay na ng maayos. Kung babasihan lang natin, sa bukabuhan ng division, hindi lang doon sa report IP, no? Mula January hanggang ngayong buwan, no, na kasalukuyang taon, 2018. Ang bilang po natin is around mga 48 na. No? 48 na. Yung sumuko na may baril, ha? Yung may baril. Hindi pa natin binibilang dyan yung walang dinalang baril. Saka hindi pa kasama dito, sir, yung tinatawag natin. Nagbalik loob sa ating gobyerno. Hindi pa kasama dito, sir, yung tinatawag natin yung mga supporters. Kasi sila yung mas maraming bilang, right? Yung mga sumusuporta, pero hindi sila yung mag-agree. Yung sasabi ko, yung walang baril, hindi pa natin binilang yan. No? Kumbaga ito yung regular yung sinasabi natin. Meron ding mga sumuko na tinatawag nating sympathizer o kaya yung mga nandun sa underground movement. Meron din, ano, pati yung mga sumuko ng mga barangay officials at mga tanod na naging tagapadiktik, no, yung parang intelihensya nila dito sa mga barangay, ay marami na rin tayong napasuko. At nagbalik loob at dahil na-discovery po ng ating mga community support program teams na nakadeploy at sila ay nakipagtulungan na sa ating gobyerno. Sa ngayon na meron mga panakanakang mga karahasan na nagagawa katulad nung habang nagbumabagyo ay inaras nila at pinutukan nila yung detachment namin ng kapo doon sa may labi, no, sa labi dito sa Bungabon. At habang nagbibigay na disaster rescue yung mga relief operations yung tropa ay pinutukan ng NTA. No? So meron pa sila panakanakang mga karahasan na nagagawa. But these are not really that devastating katulad nung panahon pa ng mga 80s saka 90s. Ano? Meron pa rin silang kakayahan na gumawa ng mga kalokohan, yung panunulo. But again, ang mga civilian na nandito po sa ating mga kababayan na nandito sa mga laylayan ng barangay, sila na mismo ngayon yung nakipagtulungan sa atin. Sir, linawin ko lang yung sinasabi po niyo, kasagsagan ng bagyo. Itong latest lang po ba ito, kasagsagan ng bagyong Umpong? Tama po ba? Tama yun. No? Yung mga sundalo natin ay naka-deploy para doon sa disaster response natin. At habang ginagawa ng mga kasundaluan, yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo ay isa namang New People's Army ay kanilang pinaputukan, no, yung detachment ng kapo natin, kaya naantala yung trabaho ng sundalo sa pagbibigay ng mga relief doon sa mga naapektuhan ng bagyo dahil kailangan nating respondihan, no, kailangan din natin bigay pagunang pansin yung seguridad ng komunidad na kanilang hinaras. Pero sir, ang importante dito, wala naman pong nasaktan, wala naman pong
sugatan doon po sa pangyayari nga pangaharas po nila? Well, Amihan, ano, kumbaga is ito'y parang ano eh, no? They tried na i-lure o i-bait, no? Yung mga sundalo natin. Kasi pag pinutukan nila yung detachment, usual na dating reaction ng sundalo is immediately magre-reinforce o ano, yung nakabang nila doon sa ambush position, yun yung hinder ng tropa. So, umaasa sana silang makapag-ambush ng magre-reinforce o magre-respond ng tropa. Pero hindi ito nangyari. Kaya, magaling naman yung brigade commander natin doon, si Colonel Rowan Tolentino. At alam na alam niya kung ano yung dapat gawin, kaya wala namang nasaktan na sundalo sa panahon na yan. Sir, may number po ba tayo kahit po estimated na lamang? Ilan na lamang po yung strength o yung bilang ng mga NPA dyan po sa inyong area, sir? Well, kung bubuhin, no, kasi yung nasasakupan ng 7th Infantry Cognate Division is yung buong region ng Central Luzon, yung Region 1, saka yung Region 3, no? Tapos meron din kaming nasasakupan na part ng Region 2, itong sa Nueva Vizcaya area, yung pitong bayan. Tapos meron pa tayong din sa Cordillera Administrative Region, itong probinsya ng Abra, at itong dalawang bayan ng Mountain Province, yung Bisao sa Katadyan. So kung bibilangin natin, no, just to estimate, we are confronting at least 4 kilosang larangan guerrilla, yung KLG na tatawag natin internally. Siguro meron tayo mga 50-40, meron tayong kinoconfront na almost 100. 100 pa almost po. 100. Pero alam natin yung bilang na to, sir, talagang medyo mahina na, no? At alam natin dito sa 100 na to, eh, anytime meron pa rin babalik loob sa atin pong pamahalaan. Yes, give and take naman yan, ano? Kasi usually yung tatawag natin na PSR, no? Yung status sa report natin, ay periodic status report natin ay hindi naman na eksakto, no? Kasi merong minsan na naglaylo na o buhaba. Minsan sa encuentro, meron hindi tayo, wala tayong nare-recover na bangkay, pero naitatago nila o naililibing. So, hindi rin natin kaagad-agad na babalitin, no? O kaya minsan ay merong dumadagdag. Sir, sa ibang bagay, no, kumustahin muna natin. Sir, kumusta po yung panahon, yung kasalukuyang sitwasyon dyan po sa area ninyo? Kasi alam natin, no, yung bahagi po ng Luzon, yung talagang nadaanan nitong bagyong umpong nitong nakalipas lamang po na Sabado. Kumusta po ang area natin dyan, sir, sa ngayon? Ayan, babalikan natin si Lieutenant Colonel Usya sa ngayon, no, medyo nagkaroon or talagang hanggang doon na lang yung atin pong, kasi meron po kami, aminin na natin, meron tayong hanggang 10 minutes lang eh, kada tawa. Okay, mga katropa, pasensya na po't naputol. Balikan po natin sa linya ng ating komunikasyon itong si Lieutenant Colonel Usya. Sir, tanong po namin, sir, kumusta po again yung panahon dyan sa atin po? Well, sa ngayon po, dito sa area na isang nag-infantry cognate division na sa awan ng Diyos, maganda yung panahon na maaraw na po. At nakaka-recover ka agad yung mga tao dito sa area ng 7IP. Ano? Even yung doon sa Ilocos Norte, ang report sa amin is ongoing na yung, ano, yung rehabilitation doon. At maayos na yung panahon ko dito sa area ng 7-3. So far, sir, wala naman tayo kasi sa kabilang side, sa PNP, medyo may mga nasira sila na mga stations nila. Sa atin, sir, so far, dyan po sa kabuuan ng Luzon, okay, alright, ang ating mga kampo dyan, ang ating mga kasandaluhan, at sila nga po ngayon yung tumutulong sa mga residente. Wala naman pong nasira tayo, sir, ng mga camp dyan. Meron din, ano? Meron tayo nasirang kampo, ha? Katulad dito sa area ng Ilocos Sur, meron nasirang kampo dito. Tapos meron mga detachment tayo na nilipad. Alam mo naman yung
itsura ng detachment natin. Yes. These are not these are made of light materials. Mm-hmm. Kaya madaling nailipad at nasira yung ano. No, meron tayong mga nasira but it's not nothing to worry about na parang titigil yung pagmamatsyag at trabaho yung inyong kasundaluhan. Tuloy pa rin kasi kaya namang ma-fix agad. Ano? Yun lang, siyempre, may konting gastusin na kailangan ipaluwal yung ating leadership. So, ngayon, okay naman. Okay na yung pamumuhay at pati yung pagmamatsyag at pagbabantay ng seguridad ng ating mga kasundaluhan. Yes, sir. At ang pinaka-importante dyan ay okay, alright, at safe ang ating mga kasundaluhan. Yung paggagawa ng detachment, katulad ng sinabi niyo, sir, medyo alam natin light materials yan. Pero sa tindi ng ating mga kasunduluhan, agad-agad kayang gawin po yan. Sana yung support umabot din kaagad para naman magbalik normal. Anyway, sir, maraming salamat po sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa programang Tropa. Maraming salamat din, Amihan, at maraming salamat sa ating istasyon, sa riling istasyon natin. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Good morning and God bless. Okay, again mga katropa, ang inyo pong napakinggan ay si Lieutenant Colonel Eugenio Julio Oshas, ang Chief Public Affairs Office po ng 7th Infantry Division dyan po sa bahagi ng Fort Ramon, Magsaysay. At malaking bagay, no, nakakatuwa. Maganda, okay, alright, walang mga sugat ang mga kasundaluhan, although yung ilang detachment po ay medyo nasira, pero alam naman natin sa tindi ng ating sa galing ng ating mga kasundaluhan, agad-agad maayos po yan. Pero syempre kailangan din yung support. Anyway mga katropa, kanina po, no, bago natin na-interview itong Sir Lieutenant Colonel Osias ay yung ating junior katropang si LJ ay may binibigay about po doon sa ilang mga bagyong dumaan sa atin na sila po yung naging sandata natin para maging mas malakas, para alam natin yung mga pagsubok na atin pong dadaanin muli o tatahakin matapos yung mga ilang bagyong dumaan. Mamaya po mga katropa, sa pagbabalik po ng ating programa, ipagpapatuloy po yan ang ating junior katropang si LJ. Pero dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalaala mula po sa ating himpilan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DWDD, 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo! Mga katropa, balik po tayo sa atin pong programang Tropa. At ako pa rin po ang katropang si Amihan Sabillo po mga kasama. Ngayon nga pong ikalawang yugto na ng atin pong programa. Katulad po ng aking tinuran, bago po tayo nagbigay daan ng pagpapakilala po ng ating himpilan, muli pong ipagpapatuloy, and pakiulit na lamang, ayan ang ating junior katropang si LJ, yung sabi ko nga, nagbigay aral sa atin pong mga Pilipino kung bakit tayo po ay nakangiti pa rin, hindi maiwasan. Kung inyo pong mapansin, natatandaan ko yung bahaan na hanggang ikalawang palapag, yung ilang mga residente nasa ibabaw ng nasa bubungan, pero may dumaang chopper, may daang helicopter, may dumaang mga kamera, nakangiti sila kumakaway. Imagine na sa ganun kang sitwasyon, pero positive yung pananaw ng mga Pilipino. Alamin natin, ano-ano nga ba yung mga bagyo na nagbigay sa atin ng aral kung bakit strong or malakas po tayo ngayon. At yung atin pong mga disaster response or yung mga cluster po na yan ay talagang ini-invite sa ibang bansa para po matutunan nila, ginagawa pong model tayo pagdating po sa ganitong mga pagsubok. Again, sa ating junior katropang si LJ, go ahead, ano-ano yung mga bagyo na nagbigay aral sa atin? Isa na dito ang Typhoon Pablo na nanalasa ay 3 ng Desembre taong 2013 sa hilagang bahagi ng Mindanao at mahigit 1,900 ang nasawi at karamihan ay nagmula pa sa Compostela Valley at Davao Oriental. At pangatlo naman dito ang Typhoon Nitang. Itong Typhoon na Pablo, siya yung number one? Siya po yung number two. Number two? Opo. Na nanalasa. Okay. Yung number one? Si Typhoon Uring po. Uring? No, opo. Nung Uring. Kailan itong nangyari ang Typhoon Uring? Noong November 15 po, 1991. November 15, 1991. Ilan naman yung nawala? Nasa mahigit 5,000. 5,000. Opo, ang nasawi. Anong mga area or lugar itong talagang tinamaan ng bagyong Uring? Nasa lalawigan po ng Ormoc, Leyte. Ormoc? Leyte. Leyte. Opo. Ito din yung katatapos lamang at bagyong Yolanda. Later rin yung pinagdaanan. Anyway, go ahead. Tuloy-tuloy, Junior Katropang LJ. At Typhoon Nitang naman po na tumama sa Pilipinas noong August 31, 1984, kung saan mahigit 1,000 ang nasawi. Isa din dito ang Typhoon Sendong. Saan na, anong lugar ang tinamaan ng bagyong Itang? Wala pong particular na lugar ang naitala dito, ma'am. Pero mahigit po 1,000 ang nasawi. Sunod? Isa dito ang Typhoon Sendong na nanalasa naman noong December 16, 2011, kung saan nanalasa siya sa hilagang bahagi ng Mindanao, kung saan hindi bababa sa 1,080 ang mga nasawi. Noong Oktubre, noong ika-16 ng Oktubre naman ng taon ng 1952, nang maminsala ang Typhoon Trix sa Trix. Sa region ng Bicol. Ayan. Kung saan hindi bababa sa 900 ang nasawi. Isa din dito ang Typhoon Ami. Ami? A-M-Y? Opo, Ami. Kung saan nanalasa siya noong December 9, 1951, sa gitnang rehiyon naman ito ng bansa ng Pilipinas, kung saan hindi bababa sa 900 ang mga nasawi. Malaking bahagi din ng Negros ang nawasak nitong bagyo. Region 6. At dito namang November 25, 1987, nang bagyuhin ng bagyong Nina, ayan, ang Bicol region na naging dahilan ng 179 tao ang nasawi sa bagyo.
At ito namang si Typhoon Frank na nanalasa noong June 20, 2008. Tumama ito sa Pilipinas noong 2008. Kung saan 938 ang nasawi. At nananatili pa rin na pinakamalakas na bagyo sa na dumaan sa Pilipinas ang typhoon Haipong. Haipong? Opo, Haipong, na nangyari noong 8 ng Oktubre, taon ng 1881. Opo, 1881 pa po siya. Ranked as the deadliest typhoon that crossed in the Philippines. Na 2,000 ang nasawi nitong bagyong Haipong. At panghuli naman po yung nangyari yung Typhoon Yolanda po. Pinakamalakas na bagyo naman ito sa modern era naman po sa Pilipinas. Na kumuha ng mahigit na 6,300 na buhay. Hindi pa po na-mention dyan po yung nasa may sa mga hindi pa po natatagpo ang mga katawan po. Hanggang ngayong kailan tumama, Yolanda? Nito pong 2013. Nitong 2013, wala pong nakalagay dito na date, 2013. Ayan. So, yan po mga katropa, no? At alam ko maidadagdag dito ay itong bagyong Umpong. Opo. Ayan. So, madadagdag yan sa kasaysayan ang bagyong Umpong. Sinabi po dito yung Haipong kasi noong 1881, alam naman po natin na hindi pa po ganun kadami yung mga residente sa Pilipinas. Kasi opo, 18th century po ito. Opo. Tayo po ay nasa 20th century na tayo. Sa 18th, naging 100 year pa noong 19, diba? Opo, so, ngayon, 2000 na. So, ngayon, 2000, year 2000 na po tayo mga katropa. Ibig sabihin po nito mga katropa, yung 2000 na to, mga siguro ngayon mga 20,000 yung comparison ng bilang na to nung unang panahon at ng bilang po ngayon. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw. At yung isa nga po sa nagbigay talaga ng aral sa atin mga katropa, yung nangyari po ay base na rin dito sa sinabi ng ating junior katropang si LJ, ay itong bagyong Yolanda. Okay. Nangyari po ang bagyong Yolanda sa atin noong November 3, 2013. Yeah, November 3, 2013, kung saan po mahigit 6,300 yung mga nawala at more than 7,000 naman yung missing hanggang sa ngayon. Kaya po patuloy na yung iba nakakita ng mga sinasabing skeleton or skull, okay, ng mga tao dyan po, in particular sa bahagi ng Samar at bahagi ng Leyte, na sila po yung lubos na apektado ng mga nakalipas na bagyo. Pinabalikan po namin ito mga katropa, hindi po para muling sariwain, no, yung sakit na nararamdaman ng ating mga kababayan. Binalikan po namin to para po doon sa ika nga na mga lesson learned, yung mga natutunan natin, dahil again, tayong mga Pilipino, napaka-positibo po natin. Agad-agad po ay talagang nag-move on tayo. So sabi natin, ito yung mga dahilan kung bakit po sa aking nakita, ako'y natawa. Kung bakit po tayo ay tinutularan ng ibang bansa, ika nga napaka-positibo natin. At tayo yung sinasabing naging modern nila. At yung katatapos nga lamang na pagtama po ng bagyo dito po sa bahagi ng Cagayan, eh napakalaking bagay. Okay. Na zero casualty po, na wala halos na mga sugatan or nasawi, in particular kasi zero casualty nga. Yung sana po ay lesson learned again, yung nangyari po ng 1999 sa Cherry Hills at yung nangyari po ngayon diyan sa bahaging landslide po sa may Itogon Binggit, at yung nangyari po sa Cagayan na De Oro, na although wala pong pagmimina diyan,
Wala pong pagmiminar yan, mga katropa, pero nagkaroon po ng landslide dahil po doon sa matinding pagbuhos ng ulan, kaya po lumambot ang lupa at siya po yung tuluyang dahilan kung bakit po nagkaroon ng landslide. Gusto ko lamang pong kaya po ito, mga katropa, yung atin pong tinatalakay sa ngayon. Kasi po, mga katropa, sinasabi po na pinastop yung lahat po ng pagmimina sa bahagi po ng Benguet, and meron pong isa na tumawag sa atin mismo kahapon at hindi na po nagbigay ng kanyang pangalan. Ang sabi niya, "Ma'am, marami pong lugar sa atin pong bansa, kabilang po ang La Union, kabilang po ang Cagayan Valley, kabilang po ang Cagayan de Oro. Wala po silang pagmimina, pero nagkaroon po sila ng landslide. Huwag naman po sana isisi sa amin po ng mga minero, sa mga mining companies, kung bakit po meron pong landslide sa ating lugar. Ma'am, nasabi niyo rin po sa inyo pong paksa kahapon, nanood po ako," sabi niya, "dalawang uri po ang pinagmulan ng landslide sa atin. Una po, ang patuloy na pagbuhos ng ulan, kaya po lumalambot ang lupa. Kaya po nagkaroon ng landslide. Pangalawa po, ang paggalaw o ang lindol. Kaya po gumuho ang lupa. Alam naman po natin, ma'am, kayo po, gusto ko pong iano sa inyo ha, yung kanya pong topic na binigay sa atin kahapon. Actually, ang apelyido niya, sabi niya, pwede daw banggitin. Kasi ay common naman daw. Ang apelyido niya ay Tomas. Siya ay residente ng Benguet. Ayan, sir, thank you so much na call mo ako doon. Oh. Anyway, tuloy ko, mga katropa, sabi pa niya na, "Ma'am, hindi po sinabi doon na sa pagmimina. Kasi po, ma'am, nabanggit din ninyo ang Mines Geosciences Bureau ng DENR na sila pong nag-aaral sa mga lupa. Ang mapa po natin, ang lupa po sa kailaliman ay butas-butas na po talaga yan. Ang ilalim po ng ating bansa ay talaga pong dagat o tubig yan. Maliban na lamang po sa bahagi po ng north. Ayan, north ng Palawan, sila lang po yung hanggang ilalim, wala pong tubig." Natutuwa ako sa kanya, talagang ni-research niya. "Pero ma'am, ang sa atin pong bansa, ang ilalim po nito ay tubig. So ibig sabihin po noon, yung mga butas-butas na yan ay nandyan po yan. Nadagdagan lamang po, aminado ako, nadagdagan lamang po dito po sa bahagi po ng Benguet dahil po sa pagmimina na ginawa. Pero again, ako po ay against doon sa sinasabing total, ayan, total na pagsasara, pagbawi po sa mga license ng small and large mining. Baka po pwede naman po na pag-aralang mabuti ng ating pamahalaan. Kasi ang sabi niya, organic farming po yung binibigay sa amin. Saan naman po namin itatanim? Saan naman po namin ilalagay? Alam niyo naman po yung area namin. Saan po namin itatanim yung mga organic na ito? At kailan kami maghihintay na anihin ito?" Sabi pa niya, "And sa TESDA naman po, mamulang problema. Pero kapag sa TESDA tayo, pagka ginamit natin yan, again, iiwan namin yung aming lugar, iiwan namin yung aming bansa, iiwan namin yung Benguet, iiwan namin yung Itogon, dadali namin ang aming pamilya kung saan kami magkakaroon ng trabaho. Kasi po ang trainings po namin sa TESDA, pag-massage, ang training po namin doon, karamihan po, kailangan ng maraming residente sa isang lugar. Mekanik, pagpapagawa ng mga sasakyan, pagluluto, saan po namin gagawin yun kung dito kami sa Itogon, dito kami sa Benguet? Ayaw po namin iiwan ang aming lugar." Ayan. Tapos ang sabi niya sa akin, "Ma'am, naniniwala po ako na sasabihin niyo po ito at babanggitin po ninyo sa inyong programa at makakaabot doon sa mga kinaukulan na ito po yung hinaing namin, personal na hinaing ko bilang isang minero, na ito lang ang tanging alam sa... para mabuhay ang aking pamilya. So, thank you so much doon po sa nagtiwala sa atin again kay Sir Tomas. Tomas po yung kanyang surname. Siya po ay residente dyan po sa bahagi ng Itogon, lalawigan ng Benguet. Yun din po, mga kaibigan, yung reason kung bakit po pina-search ko sa ating mga OJT kung ano yung mga killer na bagyo sa atin pong mga nagdaan, ano yung mga pinagmulan nito. Diba? And yung sa landslide kanina tiningnan ko,
Yung kanya pong binanggit kasi ay La Union. Ako na po yung nag-search about po doon sa Cagayan Valley at doon po sa Cagayan de Oro na ilang beses po nag-landslide gayong wala namang minahan. Which is kasi nakula ko doon sa sinabi niya, marami pong area sa atin na nagla-landslide pero walang minahan. First time po nagkaroon po ng malawakang landslide pero ang sinisika agad ay ang pagmimina. Sana po pag-aralan mabuti. Again, thank you so much kay Sir Tomas kasi po papag-aralan niya ng atin pong mga otoridad. Hindi lamang po kasi doon no, sa sinasabi na tatanggalin ka agad yung lahat ng pagmimina dyan. Iyan po ay pinapag-aralan ng atin pong pamahalaan. At again, hindi po kayo iiwan ng ating gobyerno na wala po kayong mapagkukunan ng inyo pong paghahanap buhay. Hindi po kayo iiwan ng ating pamahalaan na talagang kumakalam po yung inyong mga sikmura. Tutulong at tutulong po yung ating pamahalaan para mapaayos po, mapabuti yung inyo pong paghahanap buhay. Hindi po sinasabi na aalisin kayo sa isang lugar na yan po ang inyong sinasabing yaman, yan po ang inyong mga kalupaan. No po, hindi po ganun yung mangyayari. Tutulong po ang ating pamahalaan para ibigay kung ano po yung kaya po ninyong gawin, kung ano po yung alam po ninyo na pagtatrabaho para pumabuhay ng marangal ang inyong pamilya. Hindi po kailangan, kasi may binanggit pa siya sa akin na, Ma'am, kaysa naman po makita nyo kami sa syudad na hinahunting kami ng mga kapulisan o ng mga otoridad dahil po gumagawa na kami ng masama para mabuhay ang aming pamilya kasi wala kaming ibang alam na pagninegosyo o dili kaya trabaho dahil wala naman po kami pinag-aralan. Simulat sa pool, ito po yung pinamana sa aming mamagulang na pagtatrabaho ng marangal. Hindi ko po tinatawaran, sir, ang inyo pong pananaw ukol doon. Ang sa akin po ay don't worry, ang pamahalaan po natin, ang gobyerno po natin, titingnan ang gulo po yan. Kung saan po ba kayo mainam, ano po yung strength ninyo, kasi baka po maaaring may mga skills pa po kayo na hindi pa po natin na-discover kasi nakastuck tayo doon mula sa kalaman natin nung bata tayo. Eh baka naman po singer pala kayo, sir, di ba? Baka naman po gawin po nga tourist destination yung lugar po niyo dahil po sa nangyari niya, naaral po sa lahat. Isa po kayo dun sa mag-tour, diba? Sa tour guide. Everyday, alam naman po natin, ang Pilipinas po ay talagang napakayaman natin sa mga destination. Mga turista po ang pumunta sa atin. Malay niyo po, sir, isa kayo doon sa maging head po dyan, diba? So, sa kakaunti po mga residente meron dyan, kapag ka nag-boom po ang tourist industry natin dyan, kayo po ang unang makikinabang dyan. Again, titingnan po yan ang ating pamahalaan. Kaya wala po tayong dapat ikaw worry pagdating po dyan. So yun po mga katropa yung dahilan. Kaya po sabi ko, balikan natin ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga kalamidad sa atin na ito po ay hindi naman po gawa ng mga tao. Gawa po ito ng kalikasan. Pero malaking bagay po na kapag ka hindi natin sinalaula, ayan, ang ating kabundukan, hindi naman po tayo makakaranas ng ganito katindi. Kasi po yung mga lugar na dinaanan din po mga katropa, kaya tinanong ko sa ating junior katropang si LJ kung saan yan, kasi doon din kasi yung mga lugar na medyo nagkamali ang ating mga kababayan. For example, sa bahagi po ng Ormoc at Leyte, dalawang beses po silang dinaanan ng nakakamatay o nakakatakot na bagyo. Kasi po sa kanila, bago lang po pinagbawali, nasa kanila po yung pagtutroso before, kung inyo pong matatandaan. Illegal logging, ika nga, pagpuputol ng mga kagubatan. Kaya po dito, noong 1991, dumaan sa kanila, yung mga troso ang sumira ng kabahayan. Yung mga nasa kabundukan na pinutol ng mga punong kahoy, yun ang bumagsak pagulong sa baba ng kabahayan. Yung nangyari naman po, yung Yolanda, again po, wala pong mga kasalanan, yung mga residente dyan sa lugar. Yung medyo may pagkukulang po siguro yung mga negosyante na hindi agad natamna ng maayos kasi dapat pag medyo mayroon tayong binungkal na lupa, agad tatanim na natin o tataniman natin. Ang problema po, hindi kasi ganun kabilis. Diba? Tumubo yung mga kahoy, hindi ganun kabilis makarecover ang isang lugar, which is alam naman nating lahat na yung ugat ang tumutulong po niyan para sumipsip. Madali pong humupa ito pong tubig at sila yung nakakapit ng matindi dito sa mga land para po hindi magkaroon ng landslide. So, tiningnan ko po kasi base doon yung mga areas na tinamaan ng mga bagyo, karamihan po kasi medyo sila rin yung siningil naman ng kalikasan. And yung mga katropa, iwan po namin yan sa inyo no, na nasa atin pa rin po. Nasa atin pa rin po, tayo pa rin po mga tao, yung magbibigay pa rin po mga katropa ng kasiguraduhan para ika nga tayo ay mabuhay ng maayos, mabuhay po ng marangal. Nasa atin pa rin po yun, nasa atin pa rin po magsisimula. Ika nga, kung gusto mo pong mabuhay ng maayos, kung ikaw pinanganak na mahirap, huwag kang mamatay na mahirap. Magkaroon ka ng initiative na mag-aaral ako, magtrabaho ako, gagawin ko ang lahat
para yung naranasan ko ay hindi maranasan ng susunod kong henerasyon. Diba? Nasa atin po yun. E kung sakali man po na yung voice po ninyo ay kailangan para madinig ng lahat, wala pong problema. Ang importante po, alamin po natin ano yung skills natin, ano yung talent na meron tayo at pagyamanin natin. Huwag po doon sa isang parte na alam natin, kakapahamak po nating lahat. Again, thank you so much sa ating junior katropang si LJ sa pagsama sa ating programa ngayong araw ng Webes. Thank you, LJ. Ayan, thank you daw. Hindi nyo po narinig mga katropa, pero nagpasalamat po siya. Anyway, mga katropa, maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa bagay pong technical, sa panguna po ni katropang Ferdinand Fonse, ni katropang Linor Tanap, katropang Ronald Angeles, katropang Dex Orata, at katropang Melay. Ako po ang inyong katropang si Amihan Sabillo. Maraming salamat. God bless everyone. Ito ang DWDD 1134 kilohertz, Katropa Radio. Iba tayo. News and information on DWDD 1134 kilohertz. Ngayon na. Magandang umaga. Nakatakdang magpatupad ng bagong access at transportation systems ang Department of Environment and Natural Resources sa harap ng nakatakdang pagbubukas ng isla ng Boracay. Sa isang press conference, sinabi ni Environment Secretary Roy Simatu na gagamit na ng tinatawag na digital access card ang sinumang magpupunta sa Boracay. Ito ay nangangahulugan na digital na ang sistema para makapasok at makalabas doon ang mga residente, manggagawa at turista. Dagdag pa ni Secretary Simatu, nagagamit na rin ang mga electric vehicle ang isla para sa hop-on at hop-off transportation sa main road. Nabanggit din ng kalihim na ikakabit na sa modular waste water treatment ang residential areas sa Boracay Island na hindi konektado sa common sewerage line. Sa pamamagitan aniya nito, ay matitiyak na hindi na magiging unaccounted o mapapabayaan ang pagpapakawala ng mga residente ng maruming tubig sa isla na tinatayang umaabot sa 2 milyong litro kada araw. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako si Junior Katropang Yvette, nagbabalita para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, Iba Tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas,